Po ang malaking katanungan na itong mga dating mga Marcos, mga dating Pulahan, mga dating Pulangaw, na ngayon ay nakikita natin unti-unti na, or totally, yung iba dyan ay talagang anti-Marcos na. Bakit? Sila po yung totoong dismayado. Sila po ay nagsisisi dahil sa kanilang pagsuporta kay Marcos Jr. At yung ilan dyan ay humihingi na ng tawad sa mga taong naakay nila para suportahan din ang Unity Team. Di ba? So ang ibig sabihin, sila rin po yung naglalabas ngayon ng baho na itong mga nasa Malacanang. Lalong-lalo na po sa First Lady na tinatawag nga ni Maharlika na Lisa Smugs. Abay, napakaraming pasabog ng grupo ni Maharlika. At mukhang etong isang ito ay kasama nga sa grupo ni Maharlika. Ang kanilang katanungan, nagtatrabaho ba talaga etong presidente? O diba? Paano pa kaya yung mga taong hindi naman talaga sumuporta dito kay Marcos Jr. at nag-iisip talaga ng tama mulat sa poll? Ang ibig sabihin, sila ang unang nakakita. Sila ang unang nakapuna. At sila ang unang nakaisip noon pa man na dapat kalampagin yung mga ginagawa. Anyway, walang ginagawa talaga. Etong nasa Malacanang nga. Diba, paano kakalampagin? Eh yun nga, wala pala talagang ginagawa. Nagtatrabaho daw ba sa Department of Agriculture din etong presidente? Dahil ang alam natin, nabasa na rin siguro ng ilan sa inyo na hindi nga daw eto umaattend ng meeting ng DA. Ay sino pong namumuno dyan? Sino yung kanilang dapat sundin? Diba, sa mga decision making, sino yung nagdi-decide? Sino yung gumagawa ng decision dyan? Abay, matindi to ah. Wala daw meeting na ina-attendan ang DA secretary na walang iba nga kundi etong si Marcos Jr. Ayan, tignan nyo, sabi na etong Pulangaw dati. Ewan ko kung ano na siya ngayon. Siyempre, binuto ka namin kasi alam namin na maayos mo ang bansa. Tapos nagpautu din kami na maayos mo ang agriculture kasi nga presidente ka ng bansa. Kaya mong ayusin ang agriculture pa kaya? Or sabi kasi daw ni Marcos Jr., kaya niyang ayusin ang buong bansa, eh ang agriculture department pa kaya? So inamin naman itong Pulangaw na ito na sila ay nagpauto. Nagpauto? Talaga lang? Well, pwede, kasi magkaiba ata yung nagpauto sa nauto. Yung nagpauto parang intentionally, nagmaang-maangan talaga kayo eh. Bakit kaya? Yun kasi yung malaking katanungan eh. Mulat sa poll, alam niyo na hindi kaya ni Marcos Jr. na ayusin ang ating bansa. Dahil may naman, meron na bang track record na may pagmamayabang etong si Marcos Jr.? Mukhang wala. So dapat noong una pa lang, alam niyo na. Ang masama dito, hindi po kayo nagpauto or hindi lang po kayo nagpauto. Sa tingin ko ay nagmaang-maangan at nagpagamit din po talaga kayo. Ang ibig sabihin kasi nung nagpagamit, tipong may kapalit talaga. Diba? At ngayon po na mukhang hindi kayo na-satisfy doon sa kapalit, ayan, baliktad, balikwas na. Yon. Pero bakit nagmahal ang asukal? Ito ngayon ang reklamo na itong mga Pulangaw na ito. Sibuyas, ngayon naman, yung bigas, nagkalat ang mga hoarders at smugglers. Totoo. Abay, ang pinakamalaking smuggler daw ay yung binabansagan nga na itong si Maharlika na Lisa Smugs. So, ano yon? As in, hindi alam ng Kuting ng Norte, yun yung bansag eh. Or ni Marcos Jr., as in, hindi niya alam, as in, wala siyang idea. Ang ironic naman yan, di ba? Yung totoo, pumasok ka ba talaga sa DA para ayusin ang department na yan? Kasi 1 year na ang nakakaraan since naupo ka, imbes na maging maayos ang lahat, lalong gumulo. Lalong nagtaasan ang presyo ng mga bilihin. So yon, nag-arrive sila doon sa katanungan na bilang presidente, nagtatrabaho ka ba talaga? Dahil puro ka rin travel eh. At yun nga, wala namang patunay pa na meron tayong nahita dyan sa kata-travel na itong si Marcos Jr. na dinipensahan pa ng ilang kaalyado na kuno ay dapat niyang pagbigyan at tanggapin ang lahat ng imbitasyon. Wow! So, kung ang tanong na itong mga Pulangaw ay nagtatrabaho pa, itong si Marcos Jr. para sa ating bansa, yun nga, ay sa Agriculture Department, nagtatrabaho kaya yan? Yun yung mas mahirap or mas malaking katanungan, di ba? Yan kasi, ito po ay napakalaking leksyon dito sa mga Pulangaw na ito. Dahil uulit-ulitin ko, sa tingin ko alam niyo pa lang sa una pa lang, na hindi kaya
ang trabahong ito ni Marcos Jr. Pero ano, nang influensya pa kayo ng mga kababayan natin, nang uto pa kayo ng mga kababayan natin para suportahan ang Uniteam. Ito ngayon ang napala nyo. Nagsisisi, dismayado. At kayo-kayo ng mga pulahan ang nagkakagatan ngayon. Dahil syempre, meron pa rin mga pulahan na naandyan para kay Marcos Jr. Pero ang karamihan na nga ngayon ay nagsisisi na. At sila-sila ang naglalaban-laban at nagkakagatan. Kaya good luck po sa inyo.